Wait lang. May surprise guest tayo! Ayun guys, red carpet. Meron tayong surprise guest. Hulaan nyo, i-comment nyo sa baba. Meron tayong, sige, dalawang players from the pink side at isang player from, anong kulay ba yun? Black and green. Ayan. Oo, baka hanapin nyo kung bakit wala tayo from Choco Mucho. Kasi walang purple akong binanggit, diba? Sila daw po ay nagpapahinga. Nagre-recover sila. Kasi iba-iba sila ng training schedules ngayong araw and they are only given one day to prepare, diba? So, Creamline, I think, super morning ng kanilang training. So, ayan. Pasensya na po. Hindi natin ma-accommodate lahat. But hopefully, after the conference, sabay-sabay magtambayan dito sa Spike Zone ng inyong favorite volleyball idols at baka makita na rin natin sila mag-stream in their own Kumu accounts. So, ayan. Ready na ba ang kanilang guests? Hello, Momo and Pams. Welcome to Spike Zone. First time yung dalawa dito. Yes. Tama ba? Ayan. Welcome to Spike Zone. So, this is where we tambay at pinag-uusapan namin dito all things PBL. At nag-giveaway din tayo ng tickets para yung ating Kumunizens at PBL fans ay mapanood kayo pareho ng live bukas sa MOA Arena. So, ayun guys, kamustahan muna tayo. Meron lang kayong one day to prepare for your respective games bukas. Ano bang ginagawa ng Momo at Pangs para magpakondisyon sa ano before a game day? Usually ano lang, parang relax lang, Netflix, Valorant, mga ganun lang. The usual na ginagawa na. Ako nagnanap muna. Okay. Puro tulog siya. Ganun. Tulog is life. Yes. O kasi diba pag game day, parang buong araw kain yan na ano, na maaga yung call time. Kayo ba pag game day, meron kayong mga, di ba yung iba nag-workout pa sa umaga? Parang active workout. Every before yung game day namin, nag-stretching kami sa morning, then konting viewing, then after pahinga. O di ba? Pero kahit yung viewing, no, parang mapapagod na rin yung utak mo na, ano, kakaaral ng kalaban. Ikaw, Momo? More on pahinga lang, tas onting viewing lang din. Kaya yung kalaban namin sa next game, ganun. Oh, ayan. So guys, yun ang buhay atleta. Akala nyo, training lang. Tapos may mga mental preparations din talaga na ginagawa dyan. Pero ito, let's talk about the lighter side of things. Syempre, dito sa Spike Zone, chill-chill lang tayo dito. So ito, meron tayong mga hinandang mga talking points dito. Ano daw ang inyong mga funny moments inside the court na hindi nyo makakalimutan? At least for this conference. Ikaw, Momo, sa Army. Bagong team mo yan. Meron ka ba mga funny moments dyan? Funny moments sa loob ng court? Parang wala ata akong maiisip. Feeling ko si Pangs mas madami ata. Kaya kasi GV-GV sila. Pero parang nakakatakot pagka-funny moment kasi puro mga legends yung kasama mo. Oo, parang dapat serious lagi. Oo. Ikaw, feeling ko si Pangs mas madami. Parang nangyari kahapon lang, fresh lang. Ayun. Tumanok sa bola dito sa ano. Hindi nakatama. Hindi, yung set ni G yung kahapon. Yung patong pat yun. Tapos... oo nga. Yung may papalo dapat sa dos, tapos laging walang tao doon. Tatlong beses yung nangyari. Dalawa kay Aliza, isa kay Tots, tapos ikaw yung nandun. So, sa'yo nalaglag yung bola. Alam ko, mga bloopers. Pero kung sakaling tumawid yun, good yun ah. Ayan, sa mga volleyball, aspiring volleyball players natin dyan. Any part of the body, pwede yan. Patawain kung gusto nyong sikuhin, patawid yung bola. Caring lang. Ay, ito pa. Meron pa silang gustong malaman. Biggest sabaw moment daw sa loob ng court. Ito, excited akong marinig. Biggest sabaw moment. Yan, for sure ako si Pangs yan. Alam mo, lugi ha. Lugi siya sa guesting na to ha. Parang, okay. Hiling ko si Pangs. Parang moment. Every moment. as a sabaw person. Uy, this conference lang, Chupaps, hindi pwede yung... Kasi marami kang sabaw moments. Dito lang sa conference na to. Meron. Yung parang sabi ni, play one, which is dapat bio. Ay, oo. Hala, sinishare niya yung play nila, be. Mga kalaban, listen up. Ito, play one nila. Alam mo, sabaw moment, di ba? First game na ba to? First game. Sino first game nyo nga? PLDT? First game. Buti na lang sa Taco Arena ang nakaiwan ng playing shorts. Magagamitin. Tapos yung hindi gagamitin, ayun yung nadala niya. Mali yung pagkakaintindi ko. Hala. So,
Pero pinadala mo. Ikaw nagdala nun mo. Pinadala ni Cherry sa bahay at walang training. Pinagrab ko. Nakaka-lurks. Paano kung out of town ang game at ganun ang paandar? I say, Paraga goes to the bench. Bakit may mga ganong moments na ano, sabaw moment? Di ba dapat laging dinadala yung ano, lahat ng playing ano? Ang malupit dyan, kung ang natukot mo, eh yung shorts ni Momo. Ayun lang. Hindi mo kaya. Yung jersey ko pala ang nadukot niya, hindi yan. Medyo malayo yung green tsaka pink ha. Baka, libero. Baka... libero siya that game. Ikaw, Momo, wala kang sabaw moment. Ay, ang sharp naman po. Hindi. Parang may masasabi sila, pero sa akin parang wala. Minsan hindi ka aware na sabaw ka. Pero in fairness, ang mga players sa Army ay mga barubal din talaga. Yan sila, kahit mga legends, sila Ate Ging, sobrang funny nila. Sila Ate Jane Gonzalez, di ba? Kaya, bago lang si Momo dun sa Army, pero she suits well with them and isa siya nga sa mga nagiging leading scorer. And, ayan, kahapon natalo nyo ang Bali Pure at bukas kalaban nyo naman ang Cherry Tigo. So, parang pa-level up din ang pa-level up ang inyong mga remaining games. And although hindi kayo pinalad makapasok ng semifinals, ang ganda pa rin ang mga pinapakita nyo sa remaining games nyo. So, against Cherry Tigo buka, syempre, andun yung mga import caliber natin ng mga athletes. Diba si Paat, si Dindin, diba? How do you prepare for that game? That's your last game na, tama ba? Last game na. Anong preparations ginagawa mo for that? Well, nag-training kami and then Coach Humphrey said na parang enjoy na lang yung game na since it's our last game naman and maganda naman yung pinakita namin sa games against Bali Pure. So parang may confidence siya na kaya namin hopefully matalo ang Cherry Tigo since medyo high moral kami ngayon. So, yun lang. Parang enjoy lang yung game. Parang make it last since it's the last game of No? Kasi if you think about it, si Cherry Tigo, galing pala sila sa loss against Creamline. So, medyo yung moral nila, diba? Yun, that's one good point to note also. Si Chupabs naman, syempre kahapon, and actually, all the games that they played, makikita natin yung difference nung nilaro nila from last conference. I mean, they won so much games from last conference. Pero yung shape nila ngayon, ikaw ba, Momo, you agree? Iba yung condition ng Creamline ngayon. Parang batak na batak sila, B. Sobra, at lahat sila ang papayat, lahat condition. And di ba last conference na injure si Pang? So parang, so ngayon parang mas nakita ko mas naging healthy yung ano niya ngayon. Lahat sila actually. Parang wala masyadong injury. Ano yun, Chupaps, yung conditioning nyo, sobrang, ikaw ba, person? Kasi nabanggit ko yun sa isang coverage ko na talaga hina-highlight yung condition ng Creamline and I guess it boils down sa naging preparation nyo. Iba ba, from last conference, yung naging preparation nyo coming into this conference when it comes to conditioning? Parang same lang din naman, pero mas binalance lang talaga ni Coach Mark ngayon na mas ano kami sa mga less injuries, mas dinaanan niya, pero nandun pa rin yung quality na yung bigat na winaways namin. Malabi, parang batak na batak talaga sila lahat ngayon. At saka yung mga paluan nila, kaka-evave. Ay, ito pala, Chupabs. Bago natin anuhin, kasi sabi namin, quick lang sila dito kasi nga may game sila bukas, guys. So, ayan, bago natin sila i-let go para makapagpahinga sila. Your thoughts on Celine Domingo pala who's been stepping up big time for Creamline. And actually, maraming nagulat na she replaced Sato kasi, diba, for the longest time, kayo ni Sato talaga yung MB1 and 2 for Creamline. Kayo din yung palaging awardees before ng mga previous PVL pa, diba? So, with what Celine Domingo has been how she's been playing so far, ano yung thoughts mo na sa kanyang improvement? Well, she said kasi sa training, sorry, yung aso ko. Well, sa training, sobrang sipag niya and alam mo yon na sobrang healthy competition kasi sa loob ng lalo na sa training. So makikita mo talaga sa kanya na gusto niya yung ginagawa niya and alam mo yon yung parang every training namin sa bubble, sobrang nag-pay off talaga yung iniiyak namin sa training. So ayun. Oh, para talaga ang hirap-hirap ng training nila. Umiiyak sila, guys. Pero pag nakita natin sila sa court, happy-happy lang sila. Doon talaga kasi nangyayari lahat ng kababalaghan, lahat ng hirap, 'di ba, sa ensayo. So, ayan. Thank you so much for your time, Momo and Pam, sa pag-drop by dito sa Spike Zone. And, ayan, i-invite nyo na yung ating mga kumunizens para sa inyong mga laban bukas sa Momo Arena yan. Ikaw muna, Momo. Go ahead. Hi, guys, please catch the PBL on Kumu, PBL channel. Tapos, yung game namin, 11 a.m. against Cherry Tigo tomorrow at watch. And sana maaga kayo at hindi Creamline at Choco Mucho lang abagay. Ayan na. Pero galing yung mga fans, ha. Enjoy natin lahat. Okay,
yung baka naman, di ba? Oo. Oh, oh. Sa CREAMLINE lang. Yes. So, ayun, support din. So, ayan. Ako na ba? Oo. Oh, oh, oh. Di ba? Another sabaw moment, courtesy. Oh. Oh, ikaw na. Ako na ba? Guys, watch the games on Kumu via at PBL channel and follow our official team account here sa Kumu at CREAMLINE Cool Smashers. Ayan. Ayan guys, i-follow niyo account nila kasi sooner mag-upload na rin sila ng mga post diyan at maglalagay na rin sila ng mga merch diyan para hindi na kayo sa ano sa venue game venue lang bibili, pwede nang online. So follow niyo at CREAMLINE Cool Smashers and syempre good luck Momo and Pangs. Follow niyo na rin si Momo dito sa Kumu, nagsi-stream yan dito palagi. So ayan, at Michelle Morente and good luck to both your games tomorrow. Thanks for dropping by guys. If you want to lift yourself up, lift up someone. Thank you guys for watching and please don't forget to like, comment, and subscribe para updated po kayo sa ating mga videos. Thank you, gorgeous people. Keep safe always and God bless you all. I'm gonna be